Mas okay talaga kung pinupulot mo siya daily. At the same time, malinis kung daily yung picking mo. Tapos, yung egg production mo, daily din. Actually po, ang pangingitlog ng manok nasa within the range of 5 a.m. to 11 a.m. So, dapat yung range na yun, dito sila sa loob, parang itlog, dito sila sa nest nangingitlog. Okay. Ating farm produce. Ayan. Sariling atin, ang kinin. Nice. So, ibig sabihin, it's a 13. So, may apat pa hindi nangingitlog dyan. Baka ito pa, nagle-labor pa lang siya. Ay, oo nga, no. May proper ano rin po, storage ng itlog para maganda yung fertility nila pag naisala. Ang ginagawa po namin, binabalutan namin ito ng paper or bond paper. Saka namin nilalagay sa chiller para may store siya ng 1 week before Saret setting. Po. Kasi setting. Kapag nakaramdam po ng init yung itlog, parang mag-i-start na po siya na grow. Pumigit ang pangkabuhayan tong dalawang ito. Talagang bumibilib tayo. Saka yung mga bumibili ng peking duck, meron ka rin palang Rhode Island. O, pasabay na rin. Bigyan mo rin ako ng 10 ganyan. So, double purpose na. So, pag nakita nila yung may peking duck lang sanang bibilin, pero pag nakita nila yung RIR mo, bibili na rin sila. Nila. 1 to 2 weeks old, binibenta namin ng 150 per head. Tsaka yun po yung naunang sumikat na free-range chicken dito sa Pilipinas. Yung Rhode Island rin. Mga kabidyo, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbisita dito sa kanilang integrated farm. We say integrated kasi iba't ibang klase ng paghahayupan at alaga ang ating makikita dito. This time, ma'am, ano naman po yung makikita natin dito? Nandito po tayo sa free-range chicken house ngayon. At yeah, makikita natin may dalawa tayong klase ng manok, ang Rhode Island Red tsaka Barred Rock Chickens. First time kong maka-encounter nito. Meron din po pala. May mga rabbit pa. Meron pang Bob Orpington. May Bob Orpington ka din. Ay, may itlog siya, oh. Dito, yung nabanggit mo, Rhode Island at saka yung isa, hindi ako pamilyar doon sa isa. Barred Plymouth Rock, BPR. BPR, okay. First time ko ma-encounter ata yun, no? Bakit yun ang napili ninyong alagaan dito? Ang Rhode Island Red po kasi talagang parang sikat na sikat po siya sa Pilipinas at yun ang hinahanap talaga ng mga bumibili po sa amin. Meron po kayong mga RIR, yun yung talagang hinahanap po nila, kaya yun yung... Tsaka yun po yung naunang sumikat na free-range chicken dito sa Pilipinas, yung Rhode Island Red. Ayan, ilan na ba yung RIR nyo dito at saka BPR? Nasa 30 heads po yung Rhode Island Red natin na breeders. Yes. Tapos sa BPR, ganun din, parang sa peking duck din, ha? 30. Okay, tapos sa... Sa BPR, 3 lang po sila. Pero nakakapag-produce kayo ng chicken sa RIR, ng eggs. Opo. Yun din ang binibenta ninyo. Opo. Magkano ba bentahan dyan sa RIR na yan? Ang bentahan po namin sa Rhode Island Red, 1 to 2 weeks old, binibenta namin ng 150 each. Per head? Per head. Okay. Unlike dun sa ducklings na 100 to 150, pero 1 week old lang, dito po, 2 to 3 weeks na. Ah, alagaan nyo pa. Okay. Pero yun, mga customer ninyo all the way sa malayo. Opo talaga, galing pong ibang lugar. Tsaka yung mga bumibili ng peking duck, meron ka rin palang Rhode Island. O, pasabay na rin. So, bigyan mo rin ako ng 10 ganyan. So, double purpose na. So, pag nakita nila yung may peking duck lang sanang bibilin, pero pag nakita nila yung RIR mo, bibili na rin sila. Andiyan na din lang ako, bili na pa ako ng ganyan. Kumikit ang pangkabuhayan tong dalawang ito, talagang bumibilib tayo. So, nasaan yung RIR natin? So, pwede ba natin makita? Ah, okay. Medyo blackish sila, no? Ito po yung mas high value na Rhode Island. Ito? Marami po kasing klaseng Rhode Island. Okay. Ito po yung tinatawag na vintage line na Rhode Island rin. Okay, when you say vintage at ito yung high value, ano ibig sabihin nun? Yung breed, yung line po ng Rhode Island Red, mas mataas kumpara po sa ibang... Parang rare po siya, sir, na hindi mo makikita sa mga nag-aalaga ng mga Rhode Island. Kasi yung ano, yung kadalasan lang yung mga medyo brown na ano ito, mga dark brown talaga siya. Dark choco po yung ano nila. Line nila. Line nila. Line nila. Okay. So dito sa kulungan nyo na ito, ilang square meter ito? 7 by 4 meters. Oh, 7 by 4, no? Tapos ilan ang breeders nyo dito? 30? O ilang ang babae, inahin? Nasa 20 po ito, tapos dito sa kabila, iba namang ibang age din. Sabi nga po yung age para yung kaling, pag nag-cal ka, may matitira pa rin. Ganun po ginagawa namin. Mas matanda na po yung mga nandito. Mas matanda po itong mga nandito. Okay.
So mas maano na sila niyan. So for calling na yan in the future. Opo. Pero ito, ilang months or years na yung mga to? 5 months pa lang po yan. 5 to 6. Magsi 6 months pa lang. 5 to 6 months, tapos nangingitlog na sila. Yes po. Sila ilan ba iniitlog ng mga yan? Ito po nasa 17 ang babae, 3 yung lalaki. Parang mas magaling po sila mangitlog eh. They almost daily kasi 24 to 26 hours yung ovulation nila. Okay. Itlog. So ilan ang na-harvest yung itlog kada araw dito? Ito po. Ito po, bibilangin natin. Ayan. Bibilangin natin kung ilan. Ayan, tingnan natin. So may nang lilimlim pa oh. Nangiingitlog po. Ayan. Ayan. Ang ating farm produce. Ayan. Sariling atin. Ang clean. Nice. Huwag mong limliman. Kamo. Ayan. Eto, hindi nyo na pinapalimliman. Kayo na mag-incubate nito. Incubator po. Okay. So, hindi pa kayo nag-harvest kanina? Hindi pa po. So, ito pa lang. Ito pa so, lang. Ilan yan? So, 12, 13. Opo. So, ganyan ba yung ano na nakukuha nyo? Kung 17 yung inahin nyo, sabi nyo, tama? Dito? Opo. So, hindi po kasi sabay-sabay nangingitlog eh. Actually, hanggang mamayang hapon pa to. Okay. Yung kulang dito, ilalabas ko mamaya. In-order ko pa lang. So, ibig sabihin, it's a 13. So, may apat pa hindi nangingitlog dyan. Opo. So, ano yun? Baka ito pa nagle-labor pa lang siya. Ay, oo nga, no? Yun, standard yun na araw-araw ganun ang nakukuha niyo. Opo. Ganun po talaga. Nasa average na 15, sabi mo na 15. Pero hindi naman po mawa 100% yan, sir, na... Meron pa rin na... Isa, hindi. Dalawa na manok na hindi nangingitlog. Oh. Siguro hindi, ano, na galaw kagabi. Hindi. Outside ako lambo siya. Outside ako lambo. Okay, so ito, no, tama, no? Hindi nyo na pinapalimliman, kinukuha nyo yan daily para incubate ninyo. Then yung hatching period din, ilang days? 21 days po. Yun, na nakalagay doon sa ano sa incubator po. Dalawang klase po kasi yung incubator, sir, na merong setter tsaka yung hatcher. Okay. Sa setter, 18 days po siya doon na... Nag-stay. Gumaganong-ganon. 3 days po siya doon sa hatcher na doon na po sila lalabas. So parang may preliminaries muna, 18 days. Tapos additional 3 days for hatching. For hatching na para doon ay lilitaw yung CCU. Actually sir, nabanggit mo na pinupulot namin to daily kasi once na hindi mo pinulot at hinayaan mo mag-brood or maglimlim lang yung manok diyan, magi-stop siya mag-lay ng egg. So, mas okay talaga kung pinupulot mo siya daily. At the same time, malinis kung daily yung picking mo. Tapos, yung egg production mo, daily din. Okay. Wala po siyang time na maglimlim. Yung ginagawa lang niya araw-araw, nag-iitlog na lang siya. Kung napapansin niyo po sa native, naglilimlim siya, di ba? Mm-hmm. Once na na-meet niya na yung number of eggs niya, mag-i-stop mag-lay yun kasi maglilimlim na siya. Hanggang mag-hatch na. Mag-hatch na. Saka lang siya kakain, tsaka mag-iitlog. Tapos aalagaan pa niya yung mga anak niya. So, may ilang araw na masasayang. Opo, sayang din yung itlog. Ayun. So, yun. At least nakakuha tayo ng technique ngayon dito, no? Na para tuloy-tuloy ang pangingitlog ng mga alaga nating manok, eh, siguro better yung tawag nung setup an incubator, incubation, para at least tuloy-tuloy yung pangingitlog ng ano. Pero ang bentahan ba, nagbibenta rin kayo ng meat type nito? Hindi pa sir eh. Mm-hmm. Kasi so, talagang pang ano lang, breeding lang. 3 weeks okay, old pa lang. Mas mahal po yung sisiw eh. Kasi kung pangkatay yan eh, kung compare po natin sa... Karne ng manok. Kasi may SRP po tayo eh. Opo. Unlike sa Peking duck, yung SRP namin, SRP namin. Opo. Ah, okay. So may sinusunod. Opo. Sa chicken. Manok, sa chicken. So parang yung regular lang na binili natin sa palengke, yung value niya. Opo. Okay. Pero mas maganda pa rin na mag-ano ka ng sisiu. No? Pero masarap din ba yan? Nakatikim na kayo niyan. Opo, sir. Anong pinagkaiba nun sa native kaysa dyan sa RIR? Sa native po kasi, sir, talagang... sila ang 100% na free range kasi nakagala sila dun sa lansangan na nakakain nila yung lansangan talaga. Tambay sila sa lansangan. Nakakain nila yung gusto nilang kainin, yung mga uod, mga damo. Yes. Kasi itong mga to sir, pinapakawalan din namin, ganun din yung tinitreat namin sila sa parang native. Yes. Native na style. Native way. Mm. Okay. Kaya masabi natin na free range. Nakakulong lang sila ngayon. Tapos mamaya. Mamaya palalabasin niya rin. Actually, 11 po kailangan na talagang magpakawala sana. At saka isa pa, no? Parang ang nalaman natin, kaya medyo late nyo rin sila pinapakawalan. Dahil kapag pinakawalan nyo ngayon ng maaga, may hamog pa yung damo, posible silang makakuha ng parasites. Tama po yan.
Actually po, ang pangingitlog ng manok nasa within the range of 5 a.m. to 11 a.m. So dapat, yung range na yun, dito sila sa loob, parang itlog, dito sila sa nest nangingitlog. Okay. Kung papakawalan mo sa range na yon, dun lang sila sa lansangan nga, sabi ni partner. Mapapariwara sila. Ano na sila nun? Anong tawag dun sa anak nila pag pinanganak sa lansangan? Anak sa labas. Anak sa labas. Kaya dito tayo. Ayun. Mawa pa sila. Ayun, tumatawa. Nag-agree sila. Yeah, tama. So, ang ganda po noon ng kanilang negosyo, kabisadong-kabisado nila, agricultural engineer, no? Tama na, tsaka IT. Okay. Ayan, parang pinagsama. Ayan, mga kabidyo, hopefully, nabigyan namin kayo ng idea kung paano mag-alaga ng RIR. At syempre, yung iba pa nalang mga alagain dito sa kanilang integrated farm at yung diskarte ng mag-asawang ito. Pwedeng-pwede niyong gawin. Yes. Hindi asawa. Ay, oo nga pala. Malapit na. Asawahin. Asawahin. Sorry. Mag-jowa. Ayan. Just, I stand corrected. So this time naman, titignan naman natin yung tinatawag nilang BPR na klase ng chicken dito sa kanilang integrated farm. Let's go. Oh, kukunti na po silang ayun eh. Ilan na lang? Tatlo. Tatlo na lang. Okay. Tsaka mas mataas kasi yung market ng Rhode Island, sir. Kaya okay, mas nag-invest. Pero ito, nangingitlog din ito. Nangingitlog po siya. Ay, ano, naglilimlim siya. Tignan mo nga kung ano, naglilabor eh. Ayun. Oh, may dalawa na. 100%. Tapos na. 100% na. 100% sila. Ah, okay. So, nakadalawang itlog sila ngayong araw na ito. So, they say 100% kasi dalawa yung inahin nila dito eh. Kaya 100%. Nag-isa na kaming ulam. Ayun. Masarap bang ulamin ta? Ito, in-incubate din nyo rito. Yes. Para magparami. Sa ngayon, ilan na ina-produce yung eggs ng BPR nyo? Anong sa ngayon po? Mm-mm. Dalawa isang araw, sir. Nasa isang linggo, 14, gano'n. Kasi mga weekly po namin iniipon yung itlog nila eh. Bago yung sila ipasok sa ano. Okay. So, hindi nyo sila, kunyari, pagka harvest nyo ngayon, hindi nyo nilalagay dun sa ano. Kasi, ano, tawag nun, nag-alternate yung ano, di ba? Yung bilang dun sa incubation ninyo. Opo, sir. Kasi, tsaka mas maganda yung i-incubate namin na sabay-sabay yung 100 na itlog. Para pagpisa, 100 din na ano. Hindi yung isang araw, dalawa, tas bukas, dalawa. Ay, mahirap po yun. Okay. So, yun, nakakuha tayo ng technique. Dapat minsanan. So, tsaka may proper ano rin po, storage ng itlog para maganda yung fertility nila pag naisalang. Ang ginagawa po namin, binabalutan namin ito ng paper or bond paper. Saka namin nilalagay sa chiller para ma-store siya ng 1 week before Saret setting. Po. Kasi kapag nakaramdam po ng init yung itlog, parang mag-i-start na po siya na mag-grow. Opo. Kaya dapat try niya. So, chiller? Chiller. As in talagang sa gulay. Sa okay. Sa baba. Opo. Akala ko sa freezer. Baka nakita naman ng tatay ninyo, kunin niya, iprito niya. Minsan nga po, kulang ng isa eh.